At syempre, okay mga bossing. Well, ano yung mga bossing? Andito tayo ngayon. Saan? Nasaan ba tayo ngayon? Ako nasa bahay namin at kayo ay nandyan din. Hindi, mga bossing, ano lang ito? Simpleng guide. No? Alam kong siguro marami na rin nakakaalam kung paano ito gawin. At lalo nung nauso itong YouTube, no? Actually, maraming malaking tulong para sa no, nakararami. Pero sabi ko nga, wag din basta-basta kung ano yung nakita nyo sa YouTube, banat ang banat, di ba? Hindi. Kailangan may simple at basic knowledge ka rin sa mga bagay na gagawin mo. So, like this one. So, ano to? Sa electronics. Kevlar users. marami na rin akong narinig na feedback regarding dito. Hindi lang sa GX3UB, sa GX5 at sa GX7 series din, ano? Noong mga days at mga panahon na gamit natin yon, yung ating Kevlar sound system. Yun nga, yung problema niya sa volume, sa potentiometer. Ano yung potentiometer? Yun po yung pinaka-pyesa mismo, or pinaka-pyesa na nag-a-adjust ng volume, o kung saan man siya designated, kung halimbawa ay mic, echo, bass, and treble. Yung napipihit po na yon, ang tawag po doon ay potentiometer. Sinabi ko na po yan noon. Para sa mga bagong bossing natin. Yan, kagaya po nito. Yan, potentiometer po yan. Habang pinipihit nyo po, nagbabago ang kanyang value. Kaya, ang effect po yan, kung saan din siya designated. Kung volume siya, pag nag-less ka ng pihit, pababa, hihina ang output niya. Ganun po. Okay? So, ganito, no? Marami to, no? Ilang beses ko na itong nabasa sa comments sa old channel pa, no? Ay, ito pala old channel, no? Na yun nga, yung volume niya ganito, ganyan. Meron pa nga dyan, bagong bili lang na GX7, nagka-problema sa ganyan, sa ganito. Kung mga bossing, ano, at kung mga unit nyo, umabot na sa inyo ng, no, isang taon or more, at na-experience nyo, yung problema sa volume niya, may maririnig kayo parang nagsasangag, or kung mapapansin nyo, kung dati 1/4 lang, malakas na. Ngayon, kalahati na yung, nasa 12 o'clock na yung volume nyo, hindi pa rin siya, di ba? Kumbaga, feeling nyo, nabawasan yung lakas ng amplifier nyo. Yun. Ang problema lang nun. First, hindi ko sinabing yun agad. Ang problema ang unang-una na pwedeng maging dahilan ay yun. Yung potentiometer nyo po ay, meron po kasi yung ano sa loob . Kumbaga may contact yan, parang may carbon. So pagkatagalan po, dumudumi yan or nagkakaroon ng moisture, kaya nagkakaroon ng mga ganun, yung sangag-sangag. At pag nagpipihit kayo, gumagano. Ganun yung tunog. Simple lang po ang paglinis niyan, ha? Unang-unang kailangan nyo, siyempre, Phillips screw para mabuksan. WD-40, mga bossing. At nasa yung WD-40 natin? Ayan. Okay, so, kung walang WD-40, bumili po kayo. may isang option, pero hindi ko ina-advise, no? Na pwede nyong gamitin ay gas. Yung gas po, kung may gas kayo sa bahay na konti, pwede nyong patakan din. Pihit-pihitin nyo siya para mawala yung kung anong moisture or tumubong kamote dyan sa loob ng potentiometer nyo. Pero yun, the best. Bumili kayo nito nung mag-stack kayo sa bahay kung mahilig naman kayo mag-buting-ting. Again, hindi ko din pinapayong gawin ito nung mga walang kahit konting basic knowledge sa electronics. No? Kasi yung pag-open pa lang ng isang equipment, lalo't ito ay electronic equipment at gumagamit ng kuryente, may halong risk yan. No? Kaya dapat po, kahit basic knowledge lang ay meron po kayo. So ano po ang gagawin natin? Yun nga, sabi ko, buksan nyo muna ang unit and then ilocate nyo yung potentiometer nyo na may problema. Okay, so ano pang ginagawa ko? Dibuksan ko na. Lamparam! Tapos mga bossing, pagka nagbabaklas-baklas kayo, no? Kumuha kayo ng isang lagayan nyo
para doon sa mga tornilyo na matatanggal nyo, or kung meron kayong mga excess na speakers na ganyan, o kahit naman na may magnet, yun, para doon nyo ilalagay yung mga tornilyo na nababaklas ninyo. Ganun po yan. Opa yan, at siguraduhin nyo muna, no, nakalas nyo lahat ng kanyang screws bago nyo iangat yung takip. Pero mga bossing ha, baka naman kalasin nyo lahat, no? Siyempre i-recognize nyo rin yung, kumbagay, hanapin nyo rin muna kung saan, para saan yung screw na yun. Kung para ba yun sa takip, kasi makikita nyo to, may screw din, no? Sa blower yan, sa exhaust. Okay, so, ayan po siya. So, ano to, dual purpose yung video na to, so what's inside the Kevlar GX3UB na rin. Okay, di ba? So, ayan mga bossing yung kanyang amplifier. Yan yung kanyang mga power transistor. So, apat, ano? Okay? Kung mapapansin nyo, napakasimple ng design ni Kevlar dito sa 3UB. Ito yung kanyang power supply. And then, yan yung kanyang tone control part. No? Diyan po pinoproseso yung kalansing, yung baho, no? Diyan din yung mic control niyo, nandiyan din sa module na yan, ano? At ito po yung digital display niya, pati USB player. So, makikita nyo yung gawa ni Kevlar, no? Eh, talaga namang, diba? Lalo, mura lang tong 3UB. Nasa magkano lang ito, wala pang 3,000 to, or ewan ko ha, hindi ko matandaan, pero alam ko, nasa 2,300 or 2,400. Oh. Ayan, simple ang kanyang design, pero kung makikita nyo, napaka well organized at professional naman. No? At sulit na sa kanyang presyo. At ayun na nga pala, ano ba yung gagawin natin dito? So, ang problema nga daw, ay doon, yung kanyang volume eh, minsan eh, kahit nakakalahati na, mahina pa rin ang tunog, tapos eh, may sangag-sangag effect. So, ilolocate nyo po yung potentiometer na naglolo. So, master volume ang problema niya. So, ito yun. At yun nga, total nag-open na din kayo. Binuksan nyo na rin yung system. Huwag nyo ng pagdamutan na, linisin na rin yung ibang potentiometer niya. Di ba po? At yung mga switches, ayan, pwede nyo bugahan ng WD-40 yan. At linisin nyo na rin yung mga ali-alikabok. Ganun lang po yun. Binuksan nyo na eh. So, sulitin nyo na. Diba? At sa mga Kevlar users din at ibang amplifiers din na may exhaust na gaya nito, check nyo rin yan ha, mga bossing. Kung umiikot ba yan. No? Minsan, sa sobrang katagalan at karumihan, eh, nai-stack po yan. Or baka minsan, nasira na pala, hindi nyo alam. No? Better always check. No? Para ma-prevent nyo yung mas malaking damage na pwedeng mangyari. Okay? Yun. Hindi pwede yung banat lang ng banat, gamit lang ng gamit. Okay, dapat i-check nyo pa rin, no? Lalo na kung yun nga, kung yung mga gamit nyo ay nasa ano na, isang taon, dalawang taon, mga ganun, no? Tsaka yung mga nakakabit naman na exhaust dyan mga generic lang. So, better check nyo na lang po. Okay, so yan yung kanyang laman. At na-discuss ko na rin yung problema, so linisin na muna natin and then check na lang natin later on kung okay na siya. Kasi mga bossing ito pa lang gagawin natin ngayon na sasabi ko nga lilinisin nyo na yung potentiometer. Ano po ito kung first time nangyari ito sa inyong unit, no? Pero kung nangyari na ito nung dati pa at pinalinis nyo na at bumalik ulit sa ganyan, ang pinaka worst na mangyayari dyan, kailangan nyo ng palitan ang potentiometer, no? At pag nagpalit po kayo, dapat same value kung ano yung value na nakalagay po doon. Kasi kung ibang value po ang inyong sasalpak dyan, although walang magiging problema na grabe yan, syempre po, iba po ang magiging output nyan. Maaring nakatodo ka na, pero hindi pa hindi umaabot doon sa output ng inyong amplifier, no? Kaya dapat kung ano kinalas nyo yung pyesa, same din ang ibabalik. Okay? Eh baka naman kinalas nyo potentiometer, tapos ang ibinalik nyo dyan, kabayo. Okay, linisin muna natin itong mga bossing. Saan nagbibuild up yung mga alik-alik subok dyan sa loob?
Lalo pagka nagkaroon ng moisture, naku po, magpuputik ang loob niyan. Lalo ko na bahaya ng mga kung ano-anong mga nilalang. Pero mostly yung lalo yung mga daga, no, maliliit sa speaker yan. Dahil yung ibang speaker kasi, yung air duct nun, walang harang. Kaya dapat check nyo rin yung mga air duct ng speakers nyo. Papasukin kasi yan ang ay. Titirahan yan ng mga mababait, lalo kung hindi nyo naman madalas nagagamit. Hindi lang yun, kahit yung lalo ipis, favorite nila yun. Magugulat ka, butas na pala yung speaker mo. Diba? Pagaya nito, kita nyo, nag-build up na yung ano rin. Ayan, basbasin muna natin yung mga alikabok niya bago natin bugahan niya ng blower. Kasi hindi matatanggal ng blower lang yan. Minsan makikita mo, buga ka ng buga eh. Pag tingin mo, may alikabok pa. Nakakapit. Ayan. Okay. Time to buga. Sorry po. Yung nga pala, siyempre may magtatanong, bossing, sa namin i-spray yan. Ang mga potentiometers, mga bossing, no? May mga butas yan sa gilid. Ah. Hanapin nyo na kagaya nito. Yun, no, nakikita nyo yun. Yun, no. Si daliri ko. Uy, yun. Yan po. Yan, may butas yan. Doon nyo, teka. Ano ba to? Mula kasi bigla eh. Doon nyo po ilulusot or itututok yung straw ng inyong WD-40. Okay, para malinisan nyo. In case naman, at walang butas yung potentiometer na kung anong amplifier nyo, ang gagawin nyo po dyan, medyo tutuklapin nyo ng konti yung takip, no? Para pumasok nga sa loob yung compound na i-spray nyo. Yan. Okay, matakot na mag-spray, pero pitik-pitik lang din. So, dami na natin yung iba, kalandit yan eh. Pero mostly may butas talaga yan. Ginawa nila yan, pero yun nga, maintenance purposes na rin. Kasi talagang mangyayari yan sa mga potentiometers. Darating ang ano, nadudumi talaga siya. Pasukin ng alikabok. Si Mangko busy. Naglalaba, biglang umulan. And then, pag na-sprayan nyo na siya, pit-pihitin nyo. Okay. Pit-pihitin nyo yung pinaka yan. Volume. Yan. Tapos leave nyo ng mga ilang ano, minuto lang yan. And testingin nyo na. Sa mga first time na mangyari ito sa mga unit nyo, sigurado ako mga bossing. No? Kung same ng sinabi ko kung anong problema, nagsasangag, maingay, mahina na yung volume output, yun. Linis po na, pero pagka medyo may katagalan na yan, pinaka-worst na po niyan, papalitan niyo po ito. Ito mismo. Okay? Papalitan niyo yung potentiometer ninyo. So, iblam muna natin to. May testingin natin ng konti. At ano pang gagawin natin? E di, nga, ano ba sinabi ko? So, syempre, testingin muna din natin yan. Kung nagtagumpay ba yung ating ginawa. Yan siya na speaker, mga bossing. Pantesting lang to, kaya kahit anong speaker naman, pwede dyan. Makita lang natin eh, kung nagtagumpay. Tagumpay ba tayo? Nasa yung isa.
Tsaka isa pa, mga bossy, check nyo rin yung mga ano, mga wire-wire ninyo, kita nyo to. May gawa nito eh. Kung hindi ito naipit, eh alam nyo na kung sino may gawa niyan. Lalo kung yung setup nyo sa bahay, nakatalikod, no, na nakaano sa wall, at di nyo nakikita yung mga saksakan. Gaya nito, nakita ko lang ngayon yan. Isin na lang natin. Pagka shorty naman yan, napuputok yan eh. Pang! Pak! O, di ba? Hindi pumutok. Pak! Pumutok. Ayun. At nga mga boss, di ba sinabi ko nga pala kanina yung regarding dun sa mga exhaust, no? Hindi permis mga bossing na may mga unit na gano'n na hindi permis na umiikot yung inyong exhaust, no? Kumbaga naka-automatic siya. Nag-on lang yung kanyang exhaust pag umiinit ang temperature sa loob ng amplifier. Ganun po yun, ha? Okay, source is rating, FM yan. Yan. Bluetooth. Check muna tayo. So, yan siya. Pansin ninyo mga bossing, ha? Medyo meron pa. May konti pa. Pero okay na siya. Kasi ang sabi nung ni ate, niya kahit nakakalahati ng araw, eh, mahina raw itunog. Okay. Kunti pa. Kunti spray pa. Okay, good naman, mga balance, etc. Tama nga. Pati yung sa baho niya medyo may sabit na rin. Oh. Ah. Kaya dapat pagka naglinis kayo niya, linisin niyo na lahat. Ayan, wala na. Meron pang konting-konti. Pero overall, good na siya. Tsaka nga daw, kahit naka-volume na, naka-zero na yung volume niya, may tumutunog pa rin daw. So, wala naman na siya ngayon. Okay. May kaunting-kaunti pang sangag. Okay na. Di ba mga bossing, nawala yung sangag-sangag. At yan, naging good siya, no? Although ito, kung makakita nyo, hindi pa ako kontento dyan, kaya isiprayan ko pa ulit dyan. Pag na-experience nyo yung ganitong problema, ganun lang po ang gawin ninyo. Again, gawin nyo lang to mga bossing kung kayo ay may basic knowledge na ano po sa electronics. Although, napakasimple lang din naman, pero kailangan kahit konti meron pa rin po. Huwag lang yung walang-wala, no? Okay? Konti-konti na lang, maya-maya wala na yan. Ano pang gagawin natin mga bossing? Edi, let's rock and roll.